Hi guys! Here I am again. But matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-chitchat dahil may pinagdadaanan ang lola nyo. Well, lola na nga ba? Hindi pa ako lola, guys. May pinagdadaanan lang sa buhay, sa kapaligiran, sa health. Kaya pinag-iisipan ko na sabi ko sa sarili ko kung iba-vlog ko ba ito o sasabihin ko ba sa inyo kung anong nangyari. But in fairness naman kasi, nag-umpisa itong mga vloggings ko noong magwa-one year na ngayong December, nung after ako nagkaroon ng check-up sa kidney problem ko. So, in fairness, andito ako, parang gawin ko na rin itong update at para malaman ng lahat na sometimes ang tao, mayroon talaga tayong pagdadaanan na we cannot help it no matter kung anong gagawin natin. Darating at darating tayo sa punto na yan. Ko yung mga bagay-bagay pag nagkakaedad na tayo, doon natin nararamdaman mo yung, alam mo yun, yung kahit hindi mo sabihin na matanda ka na, pero nararamdaman mo. Pero hindi mo naman natin yan ma-avoid dahil nga yan ang nature, di ba? So yun nga, ang nangyari, nagkaroon ako ng flare-up ng ng uric acid. Tapos hindi ako nakakalakad ng maayos. Tapos, of course, kasi pag nagtrabaho ka dito, expect ng amo mo na healthy ka. Pero at the end of the day, para ka rin naman makina na susuko talaga yung katawan mo. So, nagkaroon kami ng argumento. At sabi niya sa akin, hindi naman kami nag-away ng tudo, pero sabi niya, mag-isip-isip ka dahil may baby na darating ngayong February, may bagong baby kami, pang third nilang anak. At sabi niya, baka mas lalo kang mahirapan. So siguro naman, either i-address mo yung health mo or mag-isip ka. Alam mo kasi ako guys, pagka ginaganyan ako ng amo, kahit noon pa yan, di ko talaga yan inaatrasan. Talagang diretso ako kasi ako yung tao na straight to the point. So sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, magbibigay naman ako ng 1 month notice eh. Hindi kita anuhin. Kasi sa kontrata natin, 1 month notice naman. So anyway, yun ang mga pinag-uusapan. Nako, bumilog yung mata niya guys at hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Anyway, we cut the story short na hanggang doon na lang yun para wala ng argument. And then I go on working na palang walang nangyari kahit gaki-ang-kiang ako. Tapos, pagbalik ko sa bahay, kasi nandoon kami sa garage nung time na yun, sabi ko, nagtumawag ako ng doktor dahil kailangan ko na talagang humingi ng gamot eh. So anyway, binigyan ako ng steroids for 5 days. Naka-steroids ako ng 35 milligrams. At yun ang mga iniinom ko for 5 days na mayroong mga side effects dahil namilog yung mukha ko, meron akong skin problem. So, ina-address naman ito kanina. Punta na naman ako ng GP at naging maayos. Tapos, yun. At in short, nagbigay ako ng 1 month notice sa kanila na mag-resign na ako sa trabaho ko. At kaagad ko rin namang minessage yung agency na babalik ako sa syudad, sa London. Anyway guys, ang daming offer ng works at hindi naman ako nag-alala. Ang inalala ko lang talaga ang health ko dahil alam kong dumating na ako sa punto na naniningil na yung katawan ko. So, yun nga. Pero as is yung resignation ko na hanggang doon yun. Kinausap nila ako after few days. Kinausap nila akong dalawa. At nagpaliwanag sila sa side nila. At binigyan ako ng magandang offer. At di nangako sila na anuhin nila, tulungan nila akong i-address tong health ko. Meaning to say, kasi malayo nga kami dito sa GP. I-drive nila ako kung saan saan doktor nila ako dalhin. At meron naman NHS, so walang problema. So, yun ang pinagdaanan ko guys na, pero hindi ako nag-alala sa work ko kasi ang sabi ko sa sarili ko,
ang amo deserve sa akin kung tanggapin nila na minsan pumapalya ang katawan natin. Pumapalya ang mga workers nila. Now, kung willing silang mag-go through sa health na issues natin, meaning to say, deserve sila sa strength natin. So, kung ayaw nila sa akin, okay din. Wala din akong ano dyan dahil hindi mo deserve yung strength ko. So, ganun ang panuntunan ko sa buhay. Anyway, guys, naging ayos ang lahat. Nagkaroon ako ng magandang offer sa work at maraming benefits na binigay. Most of all, yung ano ko, yung health issues ko na i-address, na tutulungan nila ako pupunta ng mga espesyalista. So, ang sa akin, kaya ko na i-vlog na lang ito ngayon. Dahil diba nung nag-umpisa ako is fabulous at 50 plus, diba? Well, I would say I'm still fabulous at 50 plus, you know. Kung ikaw sa sarili mo hindi ka na makapagsabing fabulous ka, iwan ko na lang sa'yo. Basta ako, nagsasabi talaga ako, I'm still fabulous and I'm still beautiful. Inside out, syempre. Anyway, itong mga ano ko, so ngayon, kanina galing na naman kami ng GP at meron na namang maganda ang ano dito dahil tinatry ng doktor na ilipat yung record ko sa London dito sa malapit sa amin. Merong magandang hospital dito na run din ng mga doktor sa London. So, nirefer niya ako doon at kaagad-agad nagkaroon ako ng appointment by November 14 sa kidney ko. So, at least na-address siya kaagad dahil sa London, maraming beses itong na-cancel yung appointment ko. At ngayon, waiting na lang ako until November. At kung ano man yung mangyayari sa mga check-up ko, positive naman ako. At tanggap ko naman, guys. Kaya ako binablog ngayon at sinasabi na sa inyo dahil dito naman talaga ako nag-umpisa eh. Yung binavlog ko sa inyo yung health ng kidneys ko nung nakaraang taon. But here I go again. Wala tayong magawa dahil pag dumating sa punto na ang katawan natin naniningil, lalo na tayong mga OFWs na wala tayong ginawa kundi trabaho, 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 trabaho. At the end of the day, maniningil ang katawan natin. Ang sa atin lang is we must be ready to face na kung anong resulta dyan dahil minsan darating yan na hindi lang natin maisip o hindi natin alam nandyan na pala sa harapan natin. Anyway guys, ang ginagawa ko namang mga preparations are nag-aano ako ng mga, alam mo, hinahanda ko rin yung family ko kasi at the end of the day, hindi ko nga alam kung ang asawa ko is 70 pero hindi ko alam kung sino sa amin dalawa ang mauna, ako ba o siya ba. Pero in my heart of hearts, kailangan kong ihanda ang mga tao sa amin. Kailangan kong ihanda yung anak ko, ihanda ko yung pamumuhay namin, ihanda ko yung asawa ko just in case ako ang mauna. So, para hindi ko siya maiwanan na, alam mo yun, yung magkaroon ng maraming problema. So, anyway guys, apart sa mga ganyan, yung pamumuhay, inayos ko, yung insurance ko, kailangan meron yan dahil pagdating ng araw, hindi mo malalaman na kailangan mo pala yan. So, at least kung sakali mang kukunin ako ni Lord, hindi mabawi yung bahay dahil may pambayad sila doon. Alam mo yun, naglalaro sa isipan ko maraming beses. Pero guys, tanggap ko ang nangyari sa akin dahil, as I said, at the end of the day, talagang yun ang mangyayari sa atin. At the best that could ever happen to a human being is yung mawala na tayo. Yung the moment na we face our death is the best that ever happens to a human being. Nabasa ko yan. At to be honest with you, hindi ako takot dahil makikita ko na naman mama ko. Makakasama ko sila. Pero syempre, sa panahon niya ni Lord eh, hindi mo yan sasadyain talaga dahil nung pinanganak tayo, meron tayong araw, kaya nga may birthday tayo dahil yun ang araw ng kapanganakan natin. And then, pag nawala na tayo, meron din tayong araw na para sa atin. Kaya, I'm looking forward to everything that ever happens. Ang sa akin lang, as I go along, kailangan kong ayusin yung mga bagay-bagay na dapat kung kaya ko pang ayusin dahil hindi natin naman malalaman, ayokong mag-iwan ng kung ano-ano pa. But anyway guys, okay naman ako, nagtatrabaho ako,
So far, if I would say, healthy in a way na I'm still carrying on, I'm not in pain, I'm not in medication at the moment. So, okay lang ako at looking forward ako sa mga check-ups ko at kung ano pang sasabihin ng doktor, tanggap ko na yan lahat. At ito ako ngayon. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako dumating sa puntong nagda-dialysis at ito kasi yung mga sakit natin, mga Pinoy na yung kidney problem dahil mahilig tayo sa alat. At siguro yung mga kamag-anak ko nung umalis na high blood, na stroke, na ano, hindi mo lang alam, baka kidney din yun. Hindi mo alam eh. Kasi marami sa mga pinsan ko, meron din akong mga relatives na ganito din ang problema. So, hindi mo na yan anuhin. Indahin pa dahil lahat tayo may mapapaglagyan, may way kung paano tayo babalik doon. Ang hinihingi ko lang talaga sa Panginoon is kung darating yung panahon na yan is I'm not in pain, yun lang. At so far, carry lang ako at meron akong mataong matulungan along the way at meron akong mga taong mapapasaya along the way at maayos ko ang pamilya ko. Okay na ako guys. Really, I'm okay. So yan, sa pananahimik ko, ito yun ang ano ko, ang sitwasyon. But I'm back to work. I'm back to ano, my employer ako, my employment akong proper, meron akong benefits and lahat na. At ang pinakamaganda, isagot niya, uuwi ako ng Pilipinas na libre every year, 30 days. Kasama yan sa usapan namin at babayaran nila ticket ko. O di ba masaya? So guys, there is always light in the tunnel. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawala ng pag-asa, carry lang. At sa lahat-lahat ng mga kabunsuan ko dyan at mga friends in Facebook, in YouTube, thank you for the new subscribers. At huwag kayong mag-alala, okay lang ako. At darating tayo sa punto na kailangan nating humarap talaga sa katotohanan. But be strong, kaya natin ito. OFW tayo eh, at Pinoy tayo. Bye guys!